Guys, good morning, good morning. So, ito guys, at ating i-update itong ating inahin na hindi pa nanganak. Ayusin lang natin itong na. Ayan guys, at inayos lang natin yung hose at nahuhulog. Oh, nahuhulog na naman. Dito na nga lang. Ayan, layo pa. So guys, pang 115 days niya ngayon. At hopefully ay manganak na siya ngayong araw na ito. Kung hindi man mamayang hapon ay baka bukas or sa susunod, dahil pwede tayong mag plus 3 or plus 5 mula sa kanyang due date na 114 sa nung araw nung kahapon, November 8 ang due date niya. So and guys, at atin lang unang lilinis-linisan para nang sa ganun ay malinis siya at hindi makain ng mga biik yung mga dumi dyan sa kanyang katawan pagka nagsipag. Dede na yung kanyang mga anak. So ayan guys, titignan natin yung kanyang kabahagi mamaya at kung ano nang nangyayari kung medyo umimpis na ba o kumupis na dun sa dati na pagkamaga. Kasi ang na-observe ko ay pag di pa nanganganak ay masyadong maga. Tapos kapag malapit ng manganak ay medyo umiimpis ng konti. Isang palatandaan ko yon sa akin. Pero sa inyo, maybe magkakaiba tayo ng ano, ng mga palatandaan. Yung iba naman sa dede. Tapos yung kung lalabas na yung mga gatas ay sigurado oras o minuto lang ang yung hintayin. So ayan guys, oh, focus ko ba dito. Ayan guys, medyo umupis nga yung kanyang kabahagi. Ayan oh, ayan, lumiit. So ayan o, medyo lumiit na. Hindi katulad nung mga nakaraang araw ay talagang magang-maga. So ayan siya guys, humihiga. Dadahan-dahan sa paghiga. Ayan o, galing niyang humiga o. So yung iba naman, ang ibang palatandaan ay pag nangangalahig siya dyan o di kaya kinakagat-kagat na niya yung mga bakal tapos mga ngalahig na para siyang gumagawa ng pugad, gumagawa ng nest, ay isa ring palatandaan yon kung malapit na bang manganak yung inyong baboy. So ayan, at hintay-hintay lang natin kung siya ba ay manganak ngayon o bukas. So kagabi minonitor ko siya kung manganak ba o hindi. Hindi naman siya nagpakita kagabi ng ano, ng senyales na siya ay manganak, na kaya natulog na lang ako ng bandang alas 11 siguro. Alas 11 yung huling punta ko rito eh.
So, ayun guys. At, pero dapat talagang ma-monitor niyo na 'yan para kung sakali man na ano na manganganak na siya ay inyong maagapan yung biik na malinis yung nguso. Para hindi kayo maipitan kung sakali mang maligalig ang inyong inahin. Iba kasing nanganak na baboy ay tayo ng tayo. Malikot. At meron rin naman kami experience dito na pagising namin sa umaga ay nanganak na yung baboy. At dumedede na sila. At thanks God dahil wala namang naipit dun sa mga biik na yon. At less yung puyat dahil nga nanganak na lang nang bigla nang wala kang nakikitang senyales doon sa mga nakaraang inahin. So ayan guys, at wala pa rin siyang ano, wala pa rin siyang indication na pwede siyang manganak ngayong araw. Pero titignan natin mamaya. Babalikan uli natin maya-maya yan, mga bandang hapon siguro o after lunch. Makikita na natin kung mayroong liquid na lumalabas dun sa kanyang puwerta. Ay maaari na isang indication din yon na maaaring siya ay manganak na. So ayan, paliguan lang muna natin guys. Di bali na siyang magbabad sa paligo dahil libre naman yung ating tubig dito. At itong kabila, paliliguan na rin natin itong kabila. So ito, para malinisan na yung ma-wash out na yung mga tayo nila. Ayan. Ito, malapit na rin to by December 4, tapos yung isa November 22 at saka 25 ang mga anak. So mabait lang to eh. Ayan o, kahit kamutin mo hindi siya pumapalag. Gusto niyang magpakamot. Di katulad nung iba na mawakan mo lang ng konti, sisinghalan ka na. Masyadong ano, kumbaga mailap. Ayaw magpahawak. Siguro napobya na sa katuturok. Takot na sa karayom. Ayan, at hugasan lang muna natin. Pa-plus out lang muna natin yung kanilang mga poops. Habang inoobserbahan natin si ano, si Alona. Para may sabay itong linis dito.
ang hindi na lang pala nakastahan dito or nabulugan, ito. So lahat yan mula doon hanggang doon ay nakastahan na lahat yan. Nabulugan na lahat. So isa na lang. Saka pagbaba nito after 1 month. So yan ang mga candidate para sa pagpapabulog uli. Pang next year na yan. Tapos yung iba dito pang next year na rin. Kasi may mga anak ng mula ngayong November, December, January, February. Meron ng mga anak. So ayun, at tuloy-tuloy lang. At para makapag-ano pa. Hopefully makapagdagdag pa ng inahin. Gagawing inahin kahit 5. 5 pa. Or 10 na may dagdag. Para hindi sayang yung panahon kasi siya rin lang naman yun kung nag-alaga ka ng isa or dalawa, yung effort mo dun yung tagal nung panahon yun rin lang. So kung mag-aalaga ka ng marami, more than 10 o more than 20, so isang effort lang, so mas malaki yung result dahil marami kang inalagaan. O depende sa ano, sa budget nyo, depende sa kakayanan kung kaya. So kung di naman kaya, o di mag-stay lang sa 2-3 para masimulan nyo rin yung inyong babuyan business. Pero sa akin kasi gusto ko marami. Kasi para ma-maximize mo yung potential na magiging income mo diyan. Ganun naman talaga, lahat ng bagay may risk. Hindi ka naman mag-risk walang ano. Wala kang kikitain, nandun ka lang. Kumbaga, natili ka lang dun sa 5,000 na monthly income mo. Dahil di ka naman nagtitake ng risk, 5,000 ka lang monthly. Pero kung tatagdagan mo at madami, so yung baka yung 5,000 mo, maging 50,000 per month. So ganun lang naman ang ano doon. Ganun lang naman ang kwentahan na sa madalit sabi. Kumbaga parang sa SM. Yung SM maraming branches o di marami silang network. Maraming pumapasok na kita sa kanila. So parang ganun din. At maliit na business, o di habang maliit pa, di paramihin, palakihin. Malay mo, maging commercial. Maging commercial figure ito. Actually, di pa kami nakalipat doon sa kabila . Pero pag nakalipat na kami doon sa kabila, medyo maluwag-luwag yon. At pwedeng pang yung isang building doon ay pwedeng pang 40 na inahin yung kanyang design. So magagawa rin ng borrowing house tsaka partner house, partner building, partner borrowing building. So magkahiwalay dapat. So ito, balik na tayo kay ano, kay Alona. Si Alona ay nakasalampak lang.
itong gustong maligo ni Alona. So sana manganak si Alona ngayon, dahil maganda ang weather ngayon, oh, mainit, oh. Oh. Ayun. Oh, ayun yung araw. Lakas. So kahapon halos 3 days. 3 days, 2 nights na nag-uulan. Kaya sabi ko, huwag naman sanang i-timing ni Alona yung kanyang panganak sa kalakasan ng ulan para hindi lamigin yung mga biik. Pero okay lang, dahil naman meron ano dito, meron kaming heater. Ayan. Kailangan nyo to, itong brooder lamp, para dun sa mga biik para hindi lamigin. Kasi pag nilamig, delikado. Talagang magtatay yung biik hanggang sa ma-deadball. Yan ang kagandahan ng may brooder. So kung dun naman sa mga area na walang kuryente siguro, pwede lang yung diuling. Diuling na, no, na yung lata nung cooking oil, ayun, putulin nyo, gawin yung kalan, lagyan nyo ng rehas na parang flooring, at para mahingahan dun sa ilalim, para pag sinindihan nyo, tuloy-tuloy. Kasi kung walang hingahan yung kalan na gagawin nyo, ay hindi magtutuloy yun sa ano, sa pagsindi ninyo. Hindi siya magbabaga para magbigay ng init diyan sa mga biik na bagong panganak. So ayan, tumayo siya uli. Parang ano na siya, parang medyo aligaga na siya. Pero hindi pa mga anak to. Tingnan natin mamayang hapon yung kanyang pagka-agresibo, na hindi siya mapakali, o kung mga kakagat-kagatin niya na yung mga bakal. So pwede na siyang ano doon. Ibig sabihin, pagka ganun ay nagle-labor na siya. Ganda pa naman ng ano, ng araw. Oh. Yung nakatali dyan na baboy ko, pinasok ko na dito gawa ng sobrang lakas ng mga nagdaang araw. Ay, nagdaang ulan. Sorry. Eh, bagong ano pa naman, bagong kasta. Baka makunan. Kaya pinasok ko na yung baboy ko na tinali ko dyan. So ayan siya, oh. Ayan guys, kapag kaganyan naman, tatayo, ihiga. Medyo nagpaparandam na yan na siya ay magle-labor na. At hindi na siya mapakali. So mamaya, mas madadalas mamaya yung ganyang gawain niya. O ayan, o. Imbes na dumapa, hindi siya dumapa, at umupo lang siya. So titignan uli natin mamaya guys kung anong mangyayari, kung siya ba yung mga anak ngayon hanggang mamayang hapon, or mamayang gabi, or bukas. Sakali man bukas, o pero kung mga anak ito, sa palagay ko, kung di mamayang gabi or bukas, sigurado yan.
Kung gusto niya maligo, guys, oh. Iinitan siguro. So guys, yung kahapon di ko na siya pinakain, tapos ngayon syempre hindi siya kumain kahapon, maghapon. Kasi ang akala ko baka manganak na. So ngayon binigyan ko lang siya ng 1/4 lang siguro. 1/4 lang yung binigay ko kanina, tapos karamihan tubig na. Tubig na may dextrose powder ang binigay ko, tsaka yung base mix powder na pangpagatas, yung lactation, na parang ang ano niya ay parang powder, parang para siyang ano, Coffee Mate, yung base mix na yon, yung pinaka main ingredients namin sa ano, sa paggawa namin ng sariling feeds para dito sa mga alaga. Pinaka betchin pala yung base mix. Kung anong stage ng baboy, kung halimbawa starter, grower, lactation o di kaya gestation, ay meron, depende sa ano, sa pangangailangan ng mga baboy para sa paggawa ng feeds na yon na meron dito sa farm. So ayan guys, at puputulin ko na dito, at i-update ko na lang kayo uli sa kanyang panganak. At ayun nga guys, maraming salamat sa mga sumusubaybay, at maraming salamat rin sa mga nag-subscribe at magsasubscribe pa. So, thank you, thank you. Bye-bye!